Okay, good evening, good evening, good evening, good evening to all of you. Good evening, Angel Whisper 11. And dito naman po ang inyong lingkod. But this time around is magla-love reading po tayo. Okay, so tinutulak din po ako ng aking mga cards na meron po sa mga collective ang kailangan, no, ng love reading. Okay, so ano mo po na tayo sa ating spiritual reading. So pipili po tayo ng cards kung ano po yung pwede nating ibigay na mensahe para po sa inyo mga collective about love reading. Okay, about sa sitwasyon nyo ngayon, ano. So what I have here, syempre kukuha mo po muna tayo ng messages from your loved ones or partners, girlfriends, ganun. Okay, so maraming salamat po muna, no, doon po sa mga nakinig kanina, no. Nag-upload po ako kanina lang po, no, about doon sa walang iwanan, no, ng mga hindi kayo para iwan ng mga ancestors nyo, spirit guides nyo, no, and ascended masters, angels, universe, no, elementals, no, lahat po yan, no. So now is dito naman po tayo sa okay, so here, isa pa. Okay, so gagamit po tayo ng 4 cards, no. Tatlo, isang hidden truth oracle, the lover's oracle, the tarot card, and the heal yourself reading card. So kung kailangan ko pong humugot later ng iba pang mga cards, is gagawin po natin. Okay, so sa mga magpapabook po, no, by appointment po tayo, no rush po tayo, no, kasi po may mga lineups na po tayo, no. And again, sa mga gusto pong mag-avail ng ganito pong as a beginner, no, for tarot reading, no, need nyo po yung mga ganitong cards, no. Mas madali po siyang i-express, basahin, bago po kayo magpunta sa tarot, no. So ako po, nung nag-start ako, kumuha lang po ako ng isang ganitong gumawa po ako ng ito po ang kauna-unahan kong oracle, eh, no. Ito po talagang pinaka-unique, no. So ito po is gagawin ko po itong second batch, no. Second batch ko po gagawin to, pero sa ganito ko lang din po siya ililipat, no. So kung sino pong gusto mag-avail, please check the description box, then PM nyo po ako kung ano po yung mga message na nakalagay dito, no. Yan. Yan din po ang ilalagay ko. So wag po kayo mag-expect na ito po is dadaling po sa isang printing machine para po i-print, no, kasi mas maganda po for me is maganda po na manggagaling po siya sa hands ko, handwritten, ano, para po mas pasok po yung energy ko sa cards. Okay, so kailangan ko lang po siyang dasalan para po talagang at least safe po siya, no. So kung sino pong mag-a-avail, ituturuan ko rin po kung paano po ang right na prayers for mga deck, no, for mga cards, no. Okay, so yon, thank you po sa lahat ng mga nag-subscribe at sa mga naka-resonate. Please paki-subscribe po ang mga uploads po natin, not only this but yung mga dati pa po. Okay, and now is unahin po muna natin si Lover Oracle. Okay, hikuha muna tayo ng mensahe diyan sa iyong baby loves, no. So let's keep the box and also this. So kukuha po tayo ng mga messages muna bago tayo kumuha ng what's this, mga messages, I mean, basta kukuha muna tayo, tignan natin kung ano ng update din sa mga loves nyo, especially ito sa mga ano, no, sa mga heartbroken. Okay, na nagsasuffer ngayon, na puro sadness, ganyan, feeling hopeless, no? So, tingnan natin kung ano yung maibibigay na advice sa inyo ng oracle, I mean, ng tarot, or ng divine. So, hingi tayo ng divine messages, no? Para ma-enlighten naman kayo, hindi yung lagi kayo nakamukmuk, no, na parang it's the end of the world na, no? So,
try to, ano mo dito is kailangan nyong mahalin ang sarili nyo, no? Huwag nyong hayaang matalo kayo ng kalungkutan, ano? Marami pa pong lalaki, marami pa pong babae, oo, marami na kayong mahaba na yung oras na ginugol nyo sa isa't isa, then all of a sudden, biglang pak, wala na ang communication, wala na yung, hindi naman, alam nyo, ang love is hindi po basta-basta nawawala yan. Meron yan, no? At meron dahilan kung bakit kayo nagkaroon ng issue sa isa't isa. Either meron kang nagawa na hindi niya nagustuhan, or merong nakita na hindi niya nagustuhan, meron kang moves na foul, yung mga ganun, no? So, may mga ganyan yan, may mga reasons yan. Hindi naman yan makikipaghiwalay sa'yo or hindi kayo magkakahiwalay kung walang problema sa isa't isa. Kaya po sa relasyon is the best, especially sa couples, no? Couples, ano yung mga kasal na, kailangan nyo po talaga iput sa center si God, no? Para hindi po kayo naliligaw, no? Kung hindi man to kayang ibigay ng husband mo or ng wife mo, kahit isa sa inyo magdala ng mga salita ng Diyos sa bahay. Kung mag-girlfriend or boyfriend naman kayo, ngayon pa lang, no? As a girlfriend or boyfriend, ngayon pa lang, i-mold nyo na yung sarili nyo na lumapit sa Panginoon. Hindi yung puro kayo happy-happy, hindi yung puro kayo lambingan, puro kayo loving-loving, no? Hindi. Kasi alam nyo, hindi kayo hindi, mali eh, no? So, kailangan, kahit ganyan kayo, no? Huwag kayo makakalimot, dahil end of the day, pagka kayo ay nagkahiwalay, nagkaroon kayo ng problema, kanina ba kayo lumalapit? Tatawag kayo sa Panginoon, tatawag kayo, hihingi kayo ng tulong. Pero nung naglalabing-labing kayo, nagligawan kayo ganito-ganyan. No, hindi naman po ito sa nila lahat ko, no? Pero some of the collectives is ganun. Na talagang gagalingan para lang makuha si girl or magpapa-impress para lang mapansin ng boys. Yung ganun, no? So, sa inyo mga collective is better talaga po na, no, kailangan na po natin imulat ang mga mata natin na talagang kailangan po natin ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo sa ating buhay. Kailangan po nating matuto, no, na wala po tayo dito sa mundong to kung hindi po dahil sa Diyos, no. So ngayon is ano po natin sa cards, no, hingi po tayo ng messages from guides, no, kung ano po yung pwedeng ibigay sa inyo na messages sa mga collectives. Wala po ngayon dito sila Mother Perpetual, si Mama Mary and si Padre Pio, nandun pa po sa aking altar. Hindi ko pa po sila na ibabalik dito. Hindi ko pa po sila na dadala dito kasi dito po ang pwesto talaga nila. Okay, so umpisa muna po tayo sa Lovers Oracle. So, kukuha po muna tayo ng message. Okay? So, tatawi ko po muna itong aking ibang cards. Okay? So, malalaman po natin ngayon kung ano po ba ang mensahe sa inyo nitong pinakamamahal nyong partner in life, no? Kung husband, wife, boyfriend, girlfriend, live-in partner, no? Alamin po natin kung ano po ang mensahe nila para sa inyo, no? Kung saan po iikot ang ating istorya is hayaan po nating baraha ang magdala ng tadhana. Okay? Alamin po natin kung ano ang mensahe ng aking mga guides, ng aking mga baby loves sa inyo. Okay? Diba? Tignan natin. Ay, talaga nga. Paisa-isa lang po tayo, ha? Ano ba ang meron? No? Ano ba ang meron? Kasi minsan, alam nyo, minsan napapansin nyo, mainit ang ulo, may mga ganyan. Alam nyo, hanggang ngayon, hirap na hirap akong balasahin itong laki kasi ng card natin. Okay, so I have the card. One card. I don't know where to start.
No? So, ito yung isang message po sa'yo, collective, na I don't know where to start. No, I don't know where to start na, kumbaga, paano ba natin uumpisahan na maging okay ulit tayo? No? So, yan yung sinasabi ng person mo sa'yo, collective. Paano, ano bang gagawin ko para makapagsimula ulit tayo? No, kasi ito yung ano eh, no, this is a message from your past person na talaga. I mean, sa kumbaga sa ex mo, no, na up to now is gusto niyang maayos kung ano yung meron kayo. Okay? So, saan ba siya mag-uumpisa? Paano ba siya mag-uumpisa, no? Yan yung mga tanong niya kung paano ka ba niya mapapauuli. Paano ba niya may babalik yung trust mo, yung katulad ng dati, no? Paano ba? Yun yung inaano niya, pinuputok ng butsi niya ngayon. It is dark without you, no? OMG. So, it is dark daw without you, no? So, kukuha tayo siguro ng mga ilang cards, yan. So, it is dark without you. Talaga namang siya yung nagsasuffer. Kaya kailangan mo bumalik sa kanya, collective. No? Ito dito sa person mo na to. No, talagang, as in, alam mo yon, miserable yung buhay niya. Na to the point na nagkakasakit na siya. Na talagang halos maparaning na siya. No? Kasi this is parang kinconsidering na ito na yung kahuli. Gusto niya sana ikaw na yung kahuli-hulihan. No, na lalaki or babae sa buhay niya. Ayaw niya na maghanap kasi para dito sa person na to, collective, is nasa iyo na ang lahat. Though talagang mapagbiro ang tadhana, no. Talagang may mga test na talagang kailangan yung pagdaanan sa relationship, no. Halos lahat naman ng tao dito talagang pinagdadaanan yun. Walang perfect na relationship. Tandaan nyo yan. Okay? So, dito is talaga namang broke na broke siya ngayon. Ano? Kung malungkot ang pag-uusapan is talaga malungkot o sa malungkot siya. Okay? Grabe, ang hirap talaga i-shuffle itong card na to. Okay? So, next is, charan! Life without you is a hopeless and dark. Depressing. I miss your light. Wow, sarap. No, ang sarap niyang pakinggan. No, napakasarap niyang pakinggan. Na life without you is talagang dark. Talagang, alam mo, ikaw lang ang nagbibigay sa kanya ng strength. Ikaw lang ang nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Alam mo yung kumukuha siya ng lakas sa'yo sa araw-araw, sa oras-oras. Noong time na kayo, okay na okay pa. No, as in kayo pa noon. No, talagang, sa'yo umikot ang mundo niya eh, collective, no? But then, itong person mo is, I don't know kung ano reason, ano, pero for sure, may dahilan ka, collective, kung bakit mo to binitawan, no? Pero, andito yung maasa siya na talagang gusto niyang magkaroon ulit ng panibago as a new beginning, no? Kasi talagang miserable ang buhay niya ngayon nang wala ka, okay? Okay, so let's take this at 2 cards. Okay, so please do what is best for your heart. Okay? And the next one is, don't wait for me, please. Okay. So, yan naman ang sinasabi niya. Since ganun nga, na talagang, kumbaga, hopeless, dark, no? Yung ang nangyayari sa kanya, eh, talaga nade-depress siya, no? So, sinasabi niya naman na, please do what is best for your heart, no? Andun naman siya na, kahit na ganun nagsasuffer siya, no? Parang, andun naman yung support niya sa'yo na parang, kung saan ka naman masaya, collective, handa naman siya na suportahan ka o pagbigyan ka sa gusto mo, no? Collective, na parang, sinasabi rin dito na, kumbaga, don't wait for me, please, no? Don't wait for me. Don't wait for me to change, no? Kulang yan. Charing. So, parang sinasabi niya dyan na, yun na siya, eh, no? Parang meron ka kasing request siguro dito, no? Na parang gusto mo na magbago siya, or gusto niya, meron kang gusto na hindi niya maibigay, no? So, kumbaga,
pinapaubaya nila sa'yo na kumbaga gawin mo kung ano yung gusto mo. Please do what is best for your heart, no? Kung ano yung desire mo, go. Huwag mo na siya intayin, no? Ganun. Pero gusto niya lang ipaalam sa'yo na talagang siya ay nasa point na miserable ang buhay ngayon, na siya ay nangangapa sa dilim ngayon kasi nawala ka, no? So follow mo yung desire mo, no? So huwag mo na siyang antayin, kasi parang iniisip nitong person mo na dahil sa kanya parang hindi mo nagagawa yung mga kagustuhan mo o yung mga desires mo, hindi na susunod, no? So parang pinaubaya na nalang, parang hayaan mo na lang siya kahit na ganun ang buhay niya, basta gawin mo yung mga gusto mo, no? Ay. Okay, so next, you've triggered me. See, you've triggered me. So sinasabi dito sa you've triggered me na kumbaga andun yung time na talagang ano yun. Okay, so sorry na interrupt. May narinig kasi akong parang nabasag doon sa terrace. Okay, so you've triggered me. So, alam mo yon, yung tipong nagkaroon dito ng misunderstanding sa inyo, no? Nagkaroon kayo ng misunderstanding na parang itong person mo is talagang na-triggered na in a way na parang suko na din siya, no? Sumuko siya in a way na alam niyang siya din naman na magsasuffer, no? So parang in a way na kahit na ayaw niya, no? Kahit na ayaw niya, ginagawa niya pa rin. Yung ganun, kahit hindi naman sa baga hindi naman intentional yung mga ginagawa niya, no? Parang kahit siya sa sarili niya hindi alam bakit niya 'to ginagawa sa iyo, no? So parang yung paghihiwalay nyo na yan, no, para sa kanya talagang deserve niya din, no, yung kung ano man ang nararanasan niya. Kasi parang siya rin yung gumawa ng way para magkahiwalay kayo. Based sa'yo yun na, parang gano'n, no, kasi collective. Kasi nga, kumbaga, ang dami mong gustong gawin noon na hindi mo magawa. Kasi nga, parang hinaharangan itong person mo, no, itong ex mo, no. So parang yun, kaya kumbaga nag-trigger siya na parang alam mo yun, na parang i-give up na lang kung ano man yung talagang gusto niyang ibalik ka sana, no? Kaso hindi mangyari-yari, eh, no? Parang malabo nang mangyari na ganun. Kasi nga, ay naku, ang daming interruptions, wait lang po. Okay, so andito tayo sa you've triggered me, no? So yung sinasabi nga dito na yun nga, na kumbaga napunta siya sa gantong sitwasyon na talaga namang parang nawala na siya sa sirkulasyon, no? Nawala na, kumbaga so super depressed na siya na parang wala na siya nakikita kundi mukha mo na lang, no? Kasi nga parang namimiss ka na niya, eh, no? Parang alam mo yung hindi niya kaya, no? So parang ito, yung you've triggered me, is sinasabi niya dito na kumbaga, kung po pwede lang na sana, ito yung isang way pa, no? Isa pang side, no? Na ibig sabihin din na you've triggered me na sinasabi sa'yo ito ng person mo, collective, na kumbaga, dahil sa marami kang passion, marami kang gusto sa buhay, marami kang gusto mangyari sa'yo, parang you've triggered your person na balikan ka, kasi kaya dito yung I don't know where to start, kaya dito rin siya, nakatapat siya dito kasi nga gusto niya bumalik sa'yo, parang alam mo yung pinupush mo siya, no, na bumalik sa'yo para ma-reach mo tong what's best for your heart, no? Gusto niyang kasama mo siya sa mga desires mo or sa success in life mo, no? Ganon. Okay. So next is, I have to let you go to find myself. Okay. So it is dark with you, without you, no? And then, I have to let you go to find myself. No? So, yun nga, sinabi ko na rin naman kanina yan na talagang
halos siya din naman ang nag-decide na i-let go mo siya, no? Or maghiwalay na rin kayo, or at the same time, parang eto siguro ang person mo na to ay umiwas, na walang sabi-sabi, na parang alam niyo yun, na maalam na lang bigla, then biglang nag-aalboroto na ngayon siya is hopeless na talagang super depressed ngayon, eh siya naman ang may gawa, no? Pero, kumbaga, eto naman is gusto niya muna mag-solo flight this time, no? Pero andun yung talagang gusto niyang mag-solo flight ngayon, gusto niyang parang mapag-isa talaga, gusto niyang mag-isip, ganyan, gusto niyang makawala, gusto niya ng freedom, kasi parang hindi niya kayang ibigay sa'yo collective kung ano yung gusto mo talaga, no? So, dito yung ano to, medyo nag-aalangan, ano, na gusto kang balikan, na gusto kong ewan, na ayaw, na ganto, kasi ang daming pwedeng mangyari. Kung babalikan ka niya, kaya niya bang ibigay sa'yo yung mga gusto mo, or baka mag-ano na naman siya, mag-trigger na naman yung pagiging OA niya o pagiging KJ niya. Yung mga ganun, no, baka hindi na naman niya maibigay yung mga gusto mo. So, sinabi niya lang na, I have to let you go to find myself. No, parang gusto niya muna manahimik. At the same time, bigyan ka na rin niya ng peace of mind, no? Kaya sinabi niya na rin dyan na don't wait for me. Kasi ano pa siya ngayon, nasa period of kapraningan. No? Parang siya mismo sa sarili niya, hindi nakilala yung sarili niya. O hindi niya alam na rin mismo kung ano yung ginagawa niya. Ganun, okay? Ay, dami. Okay, so why do I feel this way? Yun na sinasabi ng person. Why do I feel this way? Ay nako, kasi ano ka, maraming problema sa buhay itong person mo. No, na kailangan siya mismo ang mag-heal, siya mismo ang gumamit sa sarili niya, kailangan niya kapain muna yung sarili niya, hanapin niya muna yung sarili niya, no, kasi up to now hindi niya rin alam kung ano yung nangyayari sa kanya. Ngayon nag-iiyak siya and it hurts so much, no? Ngayon nasasaktan siya ng bongga, no? Kasi siya mismo sarili niya hindi niya alam kung bakit, ano nangyayari sa kanya, ano, paano, ano nangyayari sa inyo, yung mga ganun, no? So, ano pa ba ang pwedeng bigay sa ating message ng ano, no? Ng ating mga kasama, ng ating guides for your love, ex-lover, ex-partner, ex-live-in, no? Pero gusto ko isa-isa lang. Okay, so ito muna. I know I was a distraction from your pain. Okay, so talaga naman, no, totoo naman yung sinasabi nitong person mo collective na talaga siya naman ang naging cause, no, ng mga paghihirap mo or yung hindi mo pagkakaroon ng growth before, no. Kumbaga, nang dahil sa kanya ang dami, kasi KJ nga siya, no, ang dami niyang pautot, ang dami niyang keme, ang dami niyang arte, no, na ang dami mong gusto hindi mo nagawa, pero ngayon collective magagawa mo na yung mga gusto mo sa buhay, no. Na kumbaga, after ng mga nangyaring to is magagawa mo na kung ano yung gusto mo. Kumbaga, para kang ano, si Genie na matagal na nasa loob ng bote na for about centuries, no? Then ngayon nakawala ka na, parang okay ka na, no? Kailangan mo na i-enjoy yung buhay mo kasi dati nakakulong ka collective. So it's okay, no? For me, ha, it's okay. Kasi dito ka magkakaroon ng growth collective, no? Hindi mo kailangan to person mo na to. Ganito rin lang ang treatment sa'yo, no? Na kahit sarili niya, hindi niya kilala, may goodness. Okay? Na kahit sarili niya, parang alam mo yun, nangangapa siya. Okay. She or he loves you unconditionally. Pero hindi niya alam kung ano ibig sabihin nito. Bakit ko nasabi hindi niya alam kung ano ibig sabihin yan? Kasi selfish siya eh. Selfish tong person mo collective. Ang iniisip niya lang sarili niya, na akala niya mahal ka niya. Kung mahal ka niya, hahayaan niya kung ano yung mga gusto mo, susuportahan niya kung ano yung gusto mo, dadamayan ka niya kung saan, kung ano yung gusto mo. Hindi yung ang iisipin niya kagad, hindi, hindi pwede yan kasi ganito yan, hindi po pwede yan kasi hindi ka dapat dyan, mali yung decision mo, paano mangyayari yan, paano gagawin yan, yung mga, wala siyang believe sa'yo dito collective. Ganon, no? So hindi kanya mahal, eme niya lang yung I love you unconditionally. Hindi porket lumabas yan ibig sabihin niyan mahal ka na niya. Hindi.
Ito is, kumbaga, sa nakikita ko dito sa first deck natin, dito sa Lover's Oracle, no, na sinasabi dito na, kumbaga, I don't know where to start. No? Kahit siya mismo, hindi na alam, ba? Diba? And why do I feel this way? Hindi niya rin alam kung bakit niya nararamdaman yan. I cry at night, bakit siya na umiiyak sa gabi? No? Kasi ano siya eh, kasi nangangapa siya, alam mo yung sarili niya hindi niya alam. Sarili niya parang hindi niya rin kilala. No, it hurts so much. It hurts so much kasi nawala ka. Na ikaw ang pinaka-importante sa buhay niya sana. No, pero hindi kanya inintindi. Hindi kanya talagang minahal. Oo, nandun yung minahal kanya. Pero kahit siya sa sarili niya, pagmamahal ba ang tawag dun? No, then andun yung sasabihin niya, I have to let you go to find myself. Tama ba yun? Ganun na lang ba yun? After how many years na pagsasama nyo, then sasabihin niya, I have to let you go to find myself. Para saan? Diba? Para saan? Kasi, alam nyo, kung talagang mahal nyo ang isang tao, mahal nyo ang partner nyo, through thick and thin, no, is magkasama kayo. Hindi kasi walang perfect na relasyon, mga darling. Wala. Walang perfect. Okay? Ang kailangan nyo lang dito is mag-ask ng guidance kay God. No? I-raise nyo po kay God yan. Paano nyo po maiaayos to? Hindi yung pataasan kayo ng ihi, pataasan kayo ng ego, pataasan kayo ng pride. No? Especially to, nangyayari to sa mga may pera at sa walang pera. Si lalaki may pera, si babae may wala. Si babae may pera, si lalaki wala. Pag may pera ang isang tao, itong isa ay wala. Utusan yung isa. Yung isa naman sumusunod kasi yung isa may pera. Mali yun. Kailangan give and take kayo dito. No? Kailangan huwag alipin ang tawag nyo. Huwag alipin ang maging tingin nyo sa mga tao o sa partner nyo especially. Kung walang pera, walang kakayanan. Yung taong yon, yung partner mo na yan, yung sinasabi mong love mo unconditionally. No? No, so dito is pinapakita dito na kumbaga itong I love you unconditionally is hi. Okay, it's just talagang isang malaking buntong hininga. Okay? So dito collective is kumbaga now that you're free, you can do what you want, no? Mag-enjoy ka. Gawin mo yung mga ilang taong nasayang nakakulong ka, gawin mo ngayon, pero try to balance. Okay? Try to balance or i-balance mo pala i-try, balansehin mo ang buhay mo ngayon. Huwag ka namang pariwara, huwag ka namang magwalwal, no? Huwag ka namang maging pasaway, no? I mean, anuhin mo lang, balansehin mo yung mga before na kayo nagsasama or ano, is hindi mo magawa, ngayon gawin mo, no? Go with your friends, go with your relatives, kasi minsan sa mga partners, even relatives, pinagsiselosan eh, no? So go for it, okay? Huwag kang matakot. Okay, so next is, I hid who I really am from you. Okay, so yan naman is talagang ginawawala yan ng mga ganyang eksena. All you have to do is to, yun nga, kumbaga, ikaw na mismo mag-explore, ikaw na mismo mag-search, ganyan. Dapat dito kasi talasan yung talaga mapakiramdam nyo sa mga part. Kailangan yung intuition nyo dito napakalakas. No, para hindi kayo lugi. Okay? So, sabi ng person mo, it's time for me to heal now. Go! Go lang nang go. Diba? Good luck. So, I left when I saw you with someone. Wow! Diba? It's a big, big wow. So, ito kasi is ano lang to? Illusions na lang. No? Illusions na lang to na meron kang someone. Pero ang totoo, no? Ang totoo is parang naghahanap lang siya ng way para kayo eh magkaroon ng separate ways, no? Pero ang totoo, walang ganon, no? Na kahit nga siya parang alam mo yun na parang kahit siya tinatanong niya bakit kanya pinagbibintangan, eh alam naman niya sarili niyang wala. It's just that parang alam mo yun, may problema talaga siya psychologically. Okay? So, actually, ito is matagal mo na itong dinadala collective na parang matagal mo na rin tinitiis yung ugali na ito ng partner mo. No? Pero, dahil sa mahal mo nga siya, so, kinip mo yun, no? Na baka sakaling magbago, mag-workout. So, nag-antay ka lang for about 7 years, 8 years. So, nakikita ko 7 years dito collective.
Okay, so I wish I had treated you better. Exactly. No, kasi dapat collective, ikaw collective is talagang dapat ka talaga mahalin. No, kasi nga sinabi niya naman ano kanina dito sa first deck natin na nasa iyo na naman ang lahat eh. But then talagang siya lang ang may diferensya. Okay? Okay, ngayon sa namimiss ka na niya through music, no? So namimiss ka na niya, syempre may marami ko yung mga memories, mga punta-punta sa bar, mga punta-punta sa kung saan, ano ba yan? Kasi yung lights ko eh, okay. Yung baga, nag-aano kayo sa mga bar, so meaning meron kayong mga, may, mga songs na naririnig, or siguro nag-video okay kayo, or nagpunta kayo sa somewhere na talaga very romantic. So, yun, don through that, no, naaalala ka niya. I left you before you could leave me. Diba? Unahan. No, unahan lang. Kasi nga pinagbibintangan ka niyang meron ka. No? So parang bago kayo magtalo, talaga nag-decide na itong person mo na siya nalang ang lumayo. No? Na kahit alam niya madudurog siya. Na kahit alam niya na parang, alam mo yun na may mali. No? Na siya pa ang lumayo, na siya pa yung nag-inarte. Na kung tutuusin, dapat ikaw, na ikaw na nagtiis ng ilang taon, pero nag-hold ka, no? Kinip mo, pero siya sumuko ng ganun-ganun na lang. Then ngayon, gusto niyang mag-start uli ng kung anong meron kayo before. Excuse me. Okay. I wonder if you are happy with that, without me. Ano nga ba, collective? Siyempre, masaya ka na ngayon, di ba? Masaya ka na ngayon kasi alam mo, actually, ito is ano eh, sinasabi ko rin to sa mga spiritual readings ko, no? Once na meron ka mga toxic na tao, hindi ka nakakapag, hindi ka nag-grow, no? Hindi ka nag-grow kasi itong partner mo is maraming hang-ups, no? Maraming keme, maraming alam mo yun, maraming problema na nadadamay ka, na yun nga, pinaghihigpitan ka, yung mga wala kang bagay-bagay, binibigyan niya ng issue, maliit na bagay, may issue sa kanya, alam mo yun, nasakal ka dito ng sobra. No, nasakal ka dito ng sobra. So, mahal mo kasi siya eh. Kaya parang noon is parang hinayaan mo lahat to collective, no? Kasi andun yung umaasa ka na magbabago, ganun, baka magbago, pero hindi eh. Alam mo yung nga ang masakit doon, yung talagang nag-antay ka ng pagbabago, pero siya pa yung bumitaw, no? Na siya pa yung, siguro napagod na rin siya sa sarili niya na parang na-realize niya na hindi mo siya deserve talaga, na deserve better, no? Na hindi siya, na meron ka dapat sigurong makilala pang iba. Kasi kahit siya is, hindi siya sigurado sa mga kinikilos niya. No? Ngayon, tinatanong niya kung masaya ka sa kanya. Well, comment down below kung masaya ka ba talaga sa partner mo. No? Binaba. Wait, I can't stop thinking about you. Yan. So, talaga namin. Ngayon, ano na to? Parang, alam mo, paranoid na to kakaisip sa'yo. Kasi gusto niya talagang bumalik eh. No? Gusto niya bumalik. Gusto kanyang pakawalan, pero gusto niya bumalik. So, kahit siya alam niyo, hindi siya sigurado sa sarili niya. No? So, try to put some boundaries muna. No? Kasi ito is parang nasa healing period tong ex mo or your person mo. So, lumayo ka muna dito, collective. No? Kasi 7 years, 8 years is not a joke. No? We need to let... Oh, see? Alam mo yun? We need to let each other go. Diba? Ganon siya. No? Ganon siya ka-annoying. No? Ganon siya. Andun yung namimiss ka niya. Andun yung mahal ka niya. Andun yung... Alam mo yung nire-reminis niya yung mga past memories niyo, no? Pero... Gusto ka niyang, ano, talagang, ano yung iniisip niya rin na gusto niyang i-let go ka. Nakakaloka, di ba? My goodness. So, alam mo na, collective, kung anong gagawin mo. Oh, di ba? I'm so attracted to you. Di ba? Bigla niya sabihin na we need to let each other go, then I'm so attracted to you. Di ba? Magulo ang isip nito. No,
So, magulo ang isip nito, kaya collective kung ako sa iyo, put some boundaries muna. Hayaan mo muna siyang makapag-isip-isip, no? Enjoy your life. Magbakasyon ka, magpakalayo-layo ka muna. Find yourself also. Okay? I wish I could share my good news with you, no? So, yan yung mga gusto niyang mangyari, no? Na kahit na magkalayo kayo, magkahiwalay kayo nitong person mo, collective, is gusto niya pa rin na still may connection kayo, no? Pero mahirap eh, no? Mahirap sa ngayon. Pero nasa sa inyo yan, nasa pag-uusap niyo yan, no? Kung paano, kayo mag-uusap. Okay, ano exactly what I was doing now? She or he knew exactly what he is doing or she is doing, no? So, kanina, dito sa Lover's Oracle is hindi niya pa alam. Pero this time, alam niya na. So, ibig sabihin, nakaraan, mga ilang araw, no, is alam niya na kung ano yung mga pinagagagawa niya, no? Sometimes, I stay awake thinking about you. So, talagang dito is nababother na siya, no? Na parang pinupush na siya na kailangan kanya ng kausapin, kailangan niya ng makipag-ayos sa'yo, kailangan niya ng ayusin ang buhay niya. Kasi miserable ang buhay niya nang wala ka talaga, collective, no? Pero sa mga takbo ng reading natin ngayon is ano pa siya, may confusions pa siya, no? So medyo kailangan natin siyang, kailangan mo siyang, bigyan mo muna ng time to think, no? Na para kung meron pang second time around is this time is wala nang magaganap na ganito, no? Para siguradong-sigurado na rin siya. Ganun lang. Okay? Para pareho din kayo di masaktan dito, collective, di ba? Yun lang naman. Okay. So, let's see kung ano pa ang message. Tatlo agad siya. Ay, tatlo lang ba? Okay, tatlo. Okay. So, here is, kailangan niya munang mag-heal, no? Kailangan niya muna talaga magpagaling. Kailangan niya munang sikalilanin na din ang sarili niya. Hanapin niya muna ang sarili niya. Tama. Kailangan niya munang hanapin ang sarili niya. And, kailangan niya muna talagang gamutin kung ano man yung meron ka. And, kailangan niyang actually, this is for both of you, no? Yung self-love, kailangan nyo itong dalawa. Okay? And for now, is kailangan mo ng collective, is kailangan mo ng someone or your family, friends na talagang mag-guide sa'yo, no? Para at least hindi ka naman mapunta sa wrong path, no? So, there kasi is sinasabi na parang you're looking for someone or you're looking parang alam mo yun parang hinahanap mo yung way kung paano ka mabilis na makakapag-heal, no? Kasi talagang hindi mo naman inaasahan itong pangyayari na ito na bigla na parang alam mo yun nawala ng communication, nawala na lang bigla yung ganito, na maraming bintang ganito ganyan, no? Parang sobrang toxic ka dito. Okay, so victim conscious and consciousness, no? Ito ka nga na talagang victim ka dito kasi nga ang daming bato sa iyo na puro kasi nungalin na pagbibintang, ganito ganyan, ganito ganon, no? Then all of a sudden, ito siya, bigla kang gustong suyuin, ang dami na sinasabi ng mga sweet talks, na kesyo namimiss kita, hindi ako makatulog, na hindi ko kayang wala ka, ganon siya, di ba? Alam mo, this time, mag-isip-isip ka na. No, huwag mo pang hinayangan yung 7 years kung hindi naman deserve. No, kung babalik rin lang ang toxic, ganun. Pero, depende sa'yo yan kung bibigyan mo talaga siya ng second chance. Just, ano lang, pag-isipan mo maiki. Okay, so yung pride, no? Yan ang isa, no? Maybe, nakikita ko dito, no, na kumbaga ikaw eh, noon na madalas kayo mag-away, noon na ikaw ang madalas manuyo. Pero this time, hinaantay niya yan, na ikaw pa rin na sumuyo sa kanya, dito sa person mo, pero hindi mo naman na ginagawa. Parang napagod ka na rin, thank you.
no, pagod ka na rin. So, kaya ngayon, eto siya, nagsasuffer siya, na talagang halos di makatulog. No, kasi nga talagang, you want to let go na rin. No, kasi nga, ang daming mo na rin pinagdaanan sa kanya na masalimuot, na talagang ikaw din ang gumawa ng way para maging maayos ulit. But this time, collective, ang ginawa mo na ngayon is, nag-isip ka na ng tama, na parang, it's time for you to be happy, to be free, no? Congrats. Natanggal na yung bulletproof mong helmet. Congrats. Okay. Yes. So, after letting go, no? Kailangan syempre magpagaling tayo. No? Kailangan ng healing. No? Kailangan nating maghanap ng way kung paano natin pasasiyahin ang sarili natin. Paano ba? No? Make yourself busy. Pumunta ka sa isang place. No? Mag-meditate ka. Or alam mo yung balikan mo yung mga dating nawala sa'yo. Yung nawala nung kayo pa. No? Na dati mong ginagawa na biglang na-stop kasi nga naging kayo. Kasi bawal mo nang gawin ito. Hindi ka na pwedeng gumawa na. Hindi pwede mo itong ganito. Huwag kang pupunta doon kung pag-usap doon. No, ayoko ng ganyan trabaho, huwag kang magtrabaho sa diyan, huwag kang punta doon. Ang dami, no, ang daming demands. At talagang kulang na lang sabihin, diyan ka na sa bahay, umupo ka lang diyan maghapon. Wala kang gagawin. Mga ganon. Okay, teka lang. Tatlo po kasi yung bumaba. Gusto ko lang isa for the last deck, for last card of this deck. Last card. Point. Okay, patience. So, yun talagang kailangan natin, ano? Pasensya. Kailangan mo to collective, no? More patience. Okay, bakit? Bakit mo kailangan ng patience, no? Kasi, may times na dadating na talagang ito, ikukulitin at kukulitin ka. Just to bumalik sa kanya, no? Na parang sinasabi diyan na kumbaga aabutin ko ang langit at bituin, bumalik ka lang sa akin. No, may mga ganyan siya salita sa iyo. No, gagawin ko ang lahat, babaguhin ko ang lahat, bumalik ka lang sa akin. No? So andiyan na 'yung mga promises, yan, mga sweet talks, mga treat kita sa ganito, punta tayo sa ganito, no? Wala naman problema. No, pero kasi this time, hindi ko pwedeng i-insist to eh. Hindi ko pwedeng bigyan ng twist. No, hindi ko pwede siyang bigyan ng twist kasi from the first deck to second deck, isinasabi dyan na talagang ikinulong ka kasi dito collective, no? Ikinulong ka dito na parang wala kang freedom nung nagsasama pa kayo. So this time around is kailangan mo ng freedom, kailangan mong kumilos, kailangan mong magpakasaya. No, tao ka. Okay? Hindi ikaw yung mga animals na sa Manila Zoo na hanggang doon na lang. Hindi ka dapat na i-stuck. Okay? Buhay ka pa. No? Collective. So, kailangan mong mag-move forward. Then, let go mo lahat. No? So, hopefully, the next na maka-encounter ka, mamit ka. Let's see kung mamit ka in the future through my tarot card, through this beautiful tarot card of mine. Ayan. So, titignan natin kung ano ba magiging buhay mo after ng mga dilubyo na yan na nangyari dyan sa ex mo ay naiwan. Okay? So, tingnan natin ano, kung ano yung nagiging future mo. Future mo, collective future after ng breakup. Okay, so after ng breakup mo, no, Knight of Pentacles is here. So sinasabi po dito sa Knight of Pentacles, as you can see, is merong dito is makikita mo na rito na after the breakup, after na nakawala ka na sa bote or sa Manila Zoo, no? So this time is magkakaroon ka na ng focus, no? Mas magiging practical ka kasi magiging stable na dyan yung buhay mo o yung pamumuhay mo. Then, maraming offers na darating sa'yo dito. And this time, meron ka ng tinatawag na
respect sa sarili mo. Meron ng self-respect, no? Meron na. Na matagal nang nawala sa iyo, actually. No? What else pa? Okay, Knight of Wands. So here is magkakaroon ka na ng mga motivations, no? Babalik na 'yung dati mong energy, no? And alam mo 'yon, nakakakilos ka na ng gusto mong kilos sa buhay. Kasi wala ka na, graduate ka na dun sa pagiging stuck nga. Diba? Nawala ka na sa Bartolina, nawala ka na sa bote. So, you're free again. Ganyan. Okay. So, makaka unwind ka na ng bongga. Okay. So, we have the Ace of Cups. Wow. You see, Ace of Cups, merong mag-o-offer sa'yo na new love. May mas mamimit ka na karapat-dapat sa'yo. Okay? And this is considering collective that this is the last. Kasi mag-o-offer sa'yo to ng kasal. Mark my word, darling. Ayan na ba to? Okay. So, here is a Seven of Pentacles, no? Ang ganda ng future mo, darling, no? After kasi nito parang new beginning ang mangyayari sa'yo kasi nga naputol na yung mga toxic na tao sa buhay mo. Kumbaga, tinanggal mo na, no? So, now, dito sa Seven of Pentacles, magkakaroon ka na ng growth, no? Yung mga, kasi pwede natin i-consider na para ka nag-antay na mapakatagal na panahon, no? Na paano ka makakawala dito sa sitwasyon na to, no? With your partner, no? So, now, magagawa ka ngayon ng bagong moves, no? Mayroon ka na magagandang ideas. So, once na na-reach mo na yan, ano, na nagkaroon ka na ng mga ideas, nakapagtrabaho ka na uli, nagawa mo na yung mga gusto mo, then, that's the time na talagang aanihin na ngayon ulit yan. Na, I mean, magkakaroon ka na ulit, mag-harvest ka na ng mga itinanim mo, no? Kasi nga nagkaroon ka na ng growth ulit ng inner self mo, ng sarili mo. Hindi ka na mukhang kawawa this time. No? Next is Page of Pentacles. Wow! Ganda! Okay. So, dito is sinasabi naman talaga na, kumbaga, when it comes to money, no, dahil nga nagsipag ka, no, nagsipag ka, dyan sa Seven of Pentacles, nagkaroon ka na ng growth. So, dito sa Page of Pentacles, is sinasabi dito na yung financial opportunity is talaga namang wow na wow ang pasok. Okay, so congratulations dyan. No, so, dito is magkakaroon ka ng, pagdating sa money, is talagang open na open ka dito. I mean, magwe-welcome ka dito ng money. No? And magkakaroon ka ng mga new ventures. No? Travel, ganyan. No? Magiging maganda ang buhay mo. So, just enjoy it collective. No? Hindi siya kawalan. Okay, so here is the Hermit. No? So, here naman is sinasabi dito na kumbaga, kailangan mong mag-research, no? As in, kailangan mong mag-seek pa. Kasi nga, hindi, na-stuck ka nga nito mga ilang years, eh. Nung nasa kanya ka pa, nandun ka pa sa person mo. So, this time, kailangan mo nang mag-search ulit, mag-seek, maghanap, o ganyan, ano? I mean, kailangan mong mag-explore, no? Kailangan mong mag-explore, nang mag-explore, nang mag-explore. No? Kasi nga, ang dami mong nasayang na araw, na oras, na panahon, na taon, no? Sa pagkakakulong mo sa bisig ng iyong partner, no? Now we have the King of Pentacles, no? So dito is sinasabi dito na kumbaga you'll be parang alam mo yon, hindi ka man mag good breadwinner provider kung lalaki ka, no? As a wife naman or as a babae na partner or live-in partner, girlfriend, ganyan, ano, is isa ka rin sa, kumbaga, malaki ang ambag mo sa magiging pamilya mo or sa partner mo. No, kasi alam mo kung paano dumiskarte, alam mo kung ano yung mga, alam mo yung matinding yung lesson learned na nakuha mo dun sa past 7 years or 8 years mo with your ex is talaga naman ang dami mong natutunan na ayaw mo nang maulit. So this time is alam mo yon, yung pagiging generosity mo is papasok din, ano, na talagang, noon kasi talagang hirap, no? Ang hirap. Ang hirap maging mahirap, parang ganun. No? So, kaya dito is, naranasan mo kasi yan doon sa partner mo. So, this time is, since papasok tong swerte mo, money is there, abundance is there, prosperity is there. So, andun ka to share it to others, no? Andun ka na, may puso ka kasi, eh, collective. So,
That's why, parang, alam mo, this is the way na parang ginawa ni God na ilayo ka na doon sa toxic na tao para ma-feel mo naman na tao ka. Okay? Na mahalaga ka. Okay? Na meron ka pang dapat gawin. Okay? So, the world is with you. Ayan, ang ganda ng... Okay, this is your last card, no? So, sinasabi dito na ending. End of the toxic situations na talaga. So, graduate ka na doon. Congratulations. Magna cum laude ka. And, alam mo yon na kumbaga yung success is nasa iyo na this time, no? Freedom is there, no? Ang reward is talagang pasok ng pasok. Kasi wala ka ng toxic. Masaya ka na eh. Full of happiness ka na sa heart mo. Full of joy. Alam mo yon yung kontento ka na sa kung anong meron ka ngayon. Even wala kang partner, no? Kahit wala siya, carry boom boom lang. No, carry boom boom lang 'yan, no? So ngayon iba kasi mas masarap 'yung nararanasan mo. Mararanasan mo pagka ito ay naranasan mo na nasa iyo na 'yung mga wish mo, 'yung mga minanifest mo is nasa iyo na. Napakasarap. Tapos andun na 'yung nagsishare ka sa iba. Ang saya, ang sarap, ang gaan. No, ang gaan. Then may darating at darating talaga sa 'yong right person this time na mag-aalok sa iyo ng marriage. Na magpapakasal, magpo-propose muna pala, then magpapakasal kayo. Okay? So, hoping na meron pong naka-resonate dito sa ating reading, no? So, yun lang naman, ano, ang lesson, ang may papayo ko pa as para pinaka-additional advice ko sa iyo collective is, huwag mong pagsisihan, no? Andun yung oo, nanghihinaya ka kasi parang for 7 years to 8 years na winork out mo yan, ano, to sinave mo actually yung relationship mo with your partner is, hindi naman talaga nag-work out na kasi talagang hanggang doon na lang, parang sigad na yung nag-decide na, oops, enough na, tama na yung paghihirap mo, tama na yung pagiging martir mo. Okay, lalayo na kita dyan. So, siya na rin yung gumawa ng way, no? Kasi kahit itong partner mo, hindi niya rin alam yung pinagagagawa niya. Na nalilito siya, gusto kanyang ibalik, pero gusto niya ka rin i-let go. Alam mo yun? So, parang sa period na to is, wala pa siyang firm or concrete decision about sa love life niya or about sa'yo. Na kung ano talaga yung plans niya, no? So better na layuan mo na lang muna siya or iwasan mo muna siya, ganun, no? Para din naman sa youth collective, no? Para maging happy ka naman this time. Hindi ka na magmukhang ano mo yon, yung kawawang kawawa, no? So this time is try to love yourself. Yun na lang ang sinasabihin ko sa'yo. Love yourself. Respect yourself, have a self-discipline also, and ask God's guidance, no, and even angels or guides na meron ka, no, for sure kasi meron ka rin namang mga angels na kasama, lahat naman tayo meron, no, nung kahit ako is wala pa ako sa spiritual is, talagang meron naman akong angel guide na nag-iisa. No, then nadagdagan also ikaw din, ganun ka rin, for sure meron ka rin kasi you have a good heart, you have a pure heart, so alam ko binigyan ka rin ni God ng isang angel to protect you, to alam mo yon, to push you sa right path, no, kaya nangyari to sa life mo. Okay, nasaktan ka man pero may kapalit na maganda na kasiyahan. Okay? So, hopefully is may naka-resonate po nito sa oras na ito. At kung meron naman po naka-resonate, please paki-subscribe po. Click the subscribe button, then push the notification bell for more updates. No, then dalawang sunod po ako dito today. Kasi po hindi ko po alam kung kailan po ulit ako makakapag
upload, no? So hopefully sa mga gusto pong magpa-reading about po sa love reading and sa general reading, actually this lahat naman po ng ating reading dito sa ating YouTube channel na Angel Whisper 11 is timeless reading, no? So anytime kung kailan niyo po 'to mabuklat, kailan niyo po 'to mabasa, is this is really meant for you, no? Especially sa spiritual reading, no? That's really meant for you, no? Ibig sabihin, tinawag po kayo ng Holy Spirit para basahin ang mga ito kasi this is really meant for you. Okay? So, maraming salamat po sa nagtapos o tumapos nitong upload. God will bless you. God will guide you. Keep on praying lang po palagi. Ask guidance po kay God lagi, no? Para po hindi po tayo mapariwara. Lagi po tayong maging masaya, no? Pagka ganyan po na wala po tayong bit-bit or lagi po tayong nakadikit kay God, no? So maraming salamat po and God bless.